Magandang araw! Narito ang ating panibagong aralin sa Aralin Panlipunan. Iba't ibang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng lalawigan at rehiyon. Sa pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang iba't ibang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng lalawigan at rehiyon. Pero bago ang lahat, sagutan muna natin ang paunang pagsulit. Itala ang uri ng hanap buhay sa bawat larawan na aking ipapakita. Ano kaya ang hanap buhay ng nasa larawan? Tama, siya ay isang doktor. Dalawa, ano kaya ang kanyang hanap buhay? Tama, sapatero. Ikatlo, ang nasa larawan ay isang mangingisda. Ikaapat, sila ay mga driver ng jeep. Ang panghuli, siya ay isang mananahi. Ngayon naman, balikan natin ang ating napag-aralan ng nakarang araw. Tukuyin ang lungsod kung saan matatagpuan ang mga sumusunod na produkto. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa loob ng ulap. Ang inyong pagpipilian sa A, Taguig, B, Marikina, C, Navotas, D, Pasig, at E, Pateros. Saan kayo matatagpuan ang nasa larawan? Tama, sa Pateros. Ikalawa, sa Navotas. Ikatlo, sa Pasig. Kaapat, sa Taguig naman makikita ang mga yan. At panghuli, sa Marikina. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating aralin. Ang ekonomiya ng bansa ay may kaugnayan sa paggamit ng mga likas na yaman, mga uri ng hanap buhay at kalakalan. Bagamat walang gaanong likas na yaman ang National Capital Region o NCR, ay itinuturing na isa sa pinakamaundad na ekonomiya sa Pilipinas. Ito ay dahil sa sentro ito ng pamilihan, kalakalan at industriya sa bansa. Metro Manila o NCR. Isang mahalagang likas na yaman ng NCR ay ang mga katubigan nito. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga daungan ng barko sa Manila. Ito ay nasa port area. Dito nagaganap ang kalakalang pandagat ng ating bansa. May mga barko na dumadaong sa lugar na ito. Ang mga barkong humihimpil dito ay nag-aangkat ng iba't ibang produkto. Ang mga produktong ito ay inululuwas sa iba't ibang rehiyon sa bansa, pati na sa ibang bansa. Nasa NCR din ang pangunahing paliparan ng bansa, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dito lumalapag ang mga eroplanong galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Ito ay nasa lungsod ng Pasay. Sa lungsod ng Makati, matatagpuan ang malalaking bahay kalakal at pamilihan. Ayon sa tala ng Metro Manila Commission, matatagpuan sa Makati ang halos 70% ng mga tanggapan ng malalaking korporasyon, mga bangko at maunlad na tanggapan na industriya. Narito naman ang mga industriya sa Metro Manila. May mga paggawaan ng sapatos sa Marikina. Ang balat na ginagamit sa paggawa ng sapatos ay galing naman sa lalawigan ng Bulacan sa Rehiyon 3.
Ang lungsod ng Pasig ay isa ring industrial na lungsod. Natatagpuan dito ang pabrika ng tela, tiles at paggawaan ng damit sa ready-to-wear o RTW. Sa Malabon naman, may mga paggawaan na nagpaproseso ng tubo upang gawing asukal. Ang mga tubo ay nagmumula sa Visayas. Mayroon ding paggawaan ng pabango na ang materyales ay nagmula sa bulaklak ng ilang-ilang. Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, sagutan ninyo ang ating mga pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, isulat kung tama o mali ang bawat pahayag. Una, mayroong likas na yaman ang NCR. Tamang sagot ay tama. Kalawa, sentro ng kalakalan ang NCR. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, karamihan sa mga naghahanap buhay sa NCR ay mga minero. Ang iyong sagot ay mali. Ikaapat, ang NCR ang may pinakamalaking kita sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ang tamang sagot, tama. Panghuli, maraming pabrika at industriya sa NCR. Tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang pagsasanay, pagparisin ang mga dahilan na nasa Hanay B sa mga epekto nito na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Nakakapasok dito ang mga produkto mula sa lalawigan at ibang bansa. B. Sumisikip ang lugar dito. C. Maraming manggagawa. D. Marami ang mga pamilihan at bangko dito. At E. Iba-iba ang mga produkto sa mga pamilihan dito. Para sa unang bilang, ito ay sentro ng ating kalakalan. Ang tamang sagot ay D. Marami ang mga pamilihan at bangko dito. Ikalawa, may mga daungan ng barko dito. Ang tamang sagot ay A. Nakakapasok dito ang mga produkto mula sa mga lalawigan at ibang bansa. Ikatlo, maraming negosyante at mamimili rito. Ang tamang sagot ay E. Iba-iba ang mga produkto sa mga pamilihan dito. Ikaapat, may mga pabrika at iba pang industriya dito. Ang sagot ay C. Maraming manggagawa. Panghuli, lumalaki ang populasyon. Ang tamang sagot ay sumisikip ang lugar dito. Ngayon naman, para sa ating ikatlong pagsasanay, basahin ang sitwasyon. Isulat ang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, ang Pasig City ay biniyayaan ng ilog na siyang pinagkukunan ng water lily. Anong pakinabang ang maidudulot ito sa lungsod? Ikalawa, ang lungsod ng Malabon at Navotas ay nasa tubig dagat. Anong pakinabang ang pupuha ng rehiyon sa mga lungsod na ito? Ikatlo, ang Maynila at Quezon City ay sentro ng kalakalan, komersyo at turismo. Paano ito makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyong NCR? Narito ang mga karagdagang gawain. Basahin mabuti ang pangungusap. Kunan ang pahayag ng angkop na salita mula sa kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian. Produkto, pangkabuhayan, trabaho, kapaligiran. Ang blank ang pinagkukunan ng mga lalawigan ng kanilang likas na yaman. Mula sa kanilang likas na yaman, nakukuha ang blank at blank sa mga tao na siyang nagbibigay ng blank ng mga lalawigan at rehiyon. Ang mga sagot ay kapaligiran,
Mula sa kanilang likas na yaman, nakukuha ang produkto at trabaho sa mga tao na siyang nabibigay ng pangkabuhayan ng mga lalawigan at rehiyon. Bakit kaya mahalaga ang pangangalaga sa mga likas na yaman? Ang inyong sagot ay maaaring isulat sa inyong mga kwaderno. Para sa panapos na pagsusulit, sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, bakit maunlad ang kalakalan sa Maynila? A. Maraming negosyante at mamimili rito. B. Maraming naglalaki ng gusali rito. C. Maraming mga estudyante rito. O D. Maraming bahay at tao rito. Ang tamang sagot ay A. Maraming negosyante at mamimili rito. Ikalawang bilang, bakit mabilis at maayos ang pag-unlad ng NCR? A. Dahil mayaman ang pinuno. B. Dahil mahusay ang pagpaplano. C. Dahil sa pag-aaral ng mga naninirahan dito. O D. Dahil maraming bangko at malaking korporasyon. Ang tamang sagot ay B. Dahil mahusay ang pagpaplano. Ikatlo, bakit itinuturing na sentro ng kalakalan ng NCR? A. Maraming naninirahan dito. B. Narito ang malalaking pamilihan. C. Narito ang malalawak na pangisdaan. O D. Maraming dayuhang mga ngalakal dito. Ang tamang sagot ay B. Marami ang malalaking pamilihan. Para sa ikaapat na bilang, ano ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan sa Metro Manila? A. Pagsisaka. B. Pagmimina. C. Pangingisda. O D. Pagiging manggagawa. Ang tamang sagot ay D. Pagiging manggagawa. Para sa panghuling bilang, anong mga anyong lupa at tubig ang matatagpuan sa Metro Manila? A. Kapatagan at Look. B. Talampas at Talon. C. Lambak at Lawa. O D. Burol at Ilok. Ang tamang sagot ay Talampas at Look. Maraming salamat mga bata. Nawa ay meron kayong napulot sa ating aralan ngayon. Magandang araw!